ay huwag pong mawala ang tiwala natin sa Kapa Community Ministry International. So tingnan mo, ha? Tingnan ninyo gayon mga kababayan, hanggat na may paniniwala tayo sa ministry na pinasukan, wala pong problema yan. Yun lang, nagkaroon po ng munting kunting gusot at naayos naman po sa amin sa part ni Sir John. Kung nakikinig si Sir John Ferulino, good morning po sa inyo, kay Ma'am Josephine. Ayan, lalong-lalo na po no, sa lahat ng mga Kapa distractors, eh mamulat kayo sa katotohanan na hindi naman po kayo nasaktan. May kausap ako dito. Hindi naman po kayo nasaktan. Kung halimbawa, eh, sumama ang loob ninyo sa akin, eh, pasensyahan lamang po. Ito lang po ang alam ng munting tinig ng ordinaryong Filipino na ipakita ang kanyang prinsipyo at paninindigan na sa second life na binigay, ikampihan po natin kung ano yung tama. So, meron pong 99.9% na assurance mula kay Pastor Joel Apolinario na bubukas at bubukas ang Kapa, magbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino at maayos na sistema, nang sa ganun ay wala na pong naghihirap. Suporta na lamang po kayo sa Kapa Community Ministry International kasi ito yung ministry na kung saan Christian, Muslim, Lumad ay nagkakaisa. Even though the different employees of different government agency ay member ng Kapa Community Ministry International. So, okay. Minsan, intindihin natin yung pagkakataon na binigay sa atin ni Pastor Joel. Hindi naman po si Pastor Joel makasarili. Na ngayon, kung magtanong kayo sa akin, paano ako kasigurado, eh wala naman pong nagreklamo ng mga member. And until now, so araw na lang po ang bibilangin natin, kung mayroon daw soon, meron ding sooner. So, bago po ako mag-continue, nais ko pong pasalamatan ang lahat ng mga OFW na member ng Kapa Global. Okay, nandyan po sa kay Ate Franz S. Martires all the way from New Zealand, kay Ate Mateo Franco. Okay, good day po sa inyong lahat, kay Luz Viminda Baloyo of London. Sa lahat po ng mga Kapa Community Ministry International members, hold on. Oh, yan lang palagi kong sinasabi sa inyo. Simula nung napakinggan ninyo ang live ng Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino hanggang sa Euro TV, hanggang sa Jack Radio, wala po akong ibang binibigay sa inyo kundi yung maniwala kayo, magtiwala kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Yan lang yung palagi kong sinasabi sa inyo, no? Kaya kung ako sa inyo, galingan niyo po ang inyong mga isip. Huwag na huwag po kayong mawala ng pag-asa. Hold on, despite of negativity. Always remember that you will be able to appreciate positivity when you encountered a lot of negativities in life. Now, this will be now the time for us to unite. Pag bumalik ang Kapa, manage your blessing, no, properly. Dapat lahat ng marireceive ninyo na blessing sa Kapa, galing po sa inisyatiba ni Pastor Joel Apolinario, ay gamitin ninyo ng maayos. No? Hindi po pera-pera ang usapan dito, kundi ito po ay kinabukasan ng mga pamilyang Pilipino na kung saan ay maranasan ang buhay na niminsan hindi po nila naranasan. Yan yung palagi kong sinasabi. No, meron na tayo, nakalaban na natin ang prinsipyo ng gobyerno, nabigyan na natin ng justice kung anuman yung mga negatibong mapananaw. That's why I challenge Antay Kapa that you need to be open-minded. No, this is not only addressed to Antay Kapa community. Sa lahat po ng mga Pilipino, no, member ka man ng Kapa o hindi, this is now the time for us to open our mind, open our heart. No, gamitin natin ang ating prinsipyo at paninindigan nang sa ganun makatulong po tayo sa ating kapwa mahihirap. Why I am doing this? Because coming from the space of honesty, isa din po ako sa miyembro ng susyudad na nakaranas din po ng kahirapan. I am not perfect. I am not perfect at this point of time. So, dapat pagbukas ng Kapa, lahat ng mga members, be humble enough to accept your blessing. Because this blessing is not only coming from Pastor Joel Apolinario. This is coming from God. Kung ano man yung wisdom, kung ano man yung lakas ng loob ni Pastor Joel, binigay po ng Panginoon yan para po sa inyo. Kaya maraming salamat because Sir Bong Kagape, the spokesperson of Kapa Community Ministry, give me a chance to speak here in front of you now, no? Not in order to what we call this, not in order na magawa tayo ng pasikat. That's why
I'm still hoping na makadaupang palad po ang founder ng Kapa Community Ministry International. Eh baka darating po ang panahon at mag-fully operated na ang Kapa, munting tinig ng ordinaryong Filipino, eh hindi na po magla-live. I will give the time to Pastor Joel to explain everything. Kaya very passionate ako, kaya pasensya na po sa mga leaders ng Kapa Community Ministry na kung saan ay nasagasaan po ng komentaryo ko. Because coming from the space of honesty, I am nothing against you. Oh? Sinasagot ko lamang yung mga issue na kung saan may kinalaman kay Pastor Joel because I do really believe the cause of Pastor Joel. Kaya kahit na ano pa pong intimidation, kahit ano pang panghuhusga, husgahan niyo ako, walang problema yan because I know myself. Ang hindi ko matanggap yung husgahan ninyo ang member ng Kapa Community Ministry International na wala namang hiningi sa inyo ni kahit na piso. Diba tama man, Sir Bong? Mm. Yun, wala mang silang hiningi sa inyo. Mm. But, wala kaming binayad sa iyo kahit piso. Correct. Kung, kahit load nga, wala eh. Eh sabi ko nga, Sir Bong, ano ang alam mo sa panluloko kung hindi ka man lang naloko? Mm-hmm. Ano ang alam nyo sa scam kung hindi ka man na scam? Eh ang problema sa inyo, ang alam nyo, no? Mm. Ang hindi nyo alam, alam ko nang tumba na sila. Diba? Kaya yung palagi kong sinasabi. So, this is not the time na magiging pride ay yung pairali natin. Tanggapin natin sa sarili natin. Kayong mga anti-kapa, yung mga negative, tanggapin ninyo na nagkamali kayo sa panghuhusga. Sa isang ministry na kung saan wala namang ginawa, kundi ang magtulong sa gobyerno. Because magtulong man talaga sa gobyerno. Okay? If the government are really good enough to think, especially the different leaders of different agency, sana kayo ang nagsuggest at magtulungan. Hindi na automatic maghusga. Eh ang manghusga yun ng mga anti-kapa community. But you know what, sabi nga ni Pastor, narinig ko sa kanya, Sir Bong, sa interview mo, handa niya pa rin patawarin. Yan yung puso ng mama eh. Hindi niyo po yan mawawala. Eh ganyan na yung ugali ng tao eh. Okay? So huwag kayong mag-alala, pag mag-open ang Kapa, papatawarin kayo ni Pastor Joel. Pero sa akin, I am very sorry kung nasaktan ko kayo. Eh ako naman kasi wala naman akong kinausap ng mga leader ng Kapa, Sir Sir Bong. This is my only independent cause. Maparating ang boses ng mga OF. Ang dami pa lang mga members ng Kapa community, Sir Bong, sa ano, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya the one who really supported munting tinig ng ordinaryong Filipino are OFW who are members of Kapa community. That's why I salute sa lahat po ng mga OFW. Alam na alam ninyo kung sino po kayo. I will not mention any names here. Pero lahat po ng mga members ng Kapa Global, maraming salamat. At hindi nyo iniwan hanggang sa dulo ang laban na ito si Pastor Joel Apolinario. Actually, Sir Glenn, ano, grabing pasalamat ng Kapa Management sa inyo. Kasi nung na-temporary close tayo, nandyan ka pa rin nag-update sa mga members. Grabe, sabi ko... walang halong bias o ano man eh, lahat welcome sa iyo, yung mga Kapa members, yung positive, yung negative, yung mga taong na depressed na talagang sabi ko parang ikaw yung nakatulong din sa kanila, ikaw yung lumaban dun para sa kanila. Kasi ano eh, masakit lang sa part ko because we have a lot of media entity. Ayun yun. Media. I am also a teacher of multimedia and at the same time media literacy. Ang akin lang, I know also the principles of kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Eh, nagiging vice president ka ng kapisana ng broadcaster sa Pilipinas. General Santos. Yes, General Santos chapter. Yes. Eh, mayroon din akong kunting ideas sa iyo, sir. Kaya nga, sabi ko, magpalaganap lang kayo ng kung ano yung tama. Diba? You need to orient the Filipino people, your listener, your followers, in a nice way. Not in money. Purposes. Kaya minsan naaano ko eh na nababatikos ko yung isang media na kung saan doon ka din ang galing. Ano sa ano muna? For example, dyan po sa media ng Brigada News FM Tagum. Diba? Davao. Yung Brigada News FM sa Davao kay Sir John Digamon. Kung ako lang, Sir John, gamitin mo ang profession mo sa tama, marami kang matutulungan. Example. Eh, problema sa inyo, kapag nabanggit ang inyong kwan, magkakaso kayo ng libel. Pero ang ginagawa ninyo is libelous. Diba? Panirang puri. You already judge Pastor Joel Apolinario na scammer na hindi ka naman na scam. Parang makapagduda tuloy kami na may pinoprotektahan kang isang investment scheme. Kaya nga,
noon, sinagot kita, pero I know you are very professional enough to understand the sentiments of munting tinig ng ordinaryong Filipino. Gamitin ninyo lahat ng media, lahat ng mga media personnel na nanonood ngayon sa Jack Radio. Alam ko, Sir Bong, nanonood. Talaga? Oh, Brigada or Bombo Radio? Bombo Radio Philippines, Brigada. You know what, Sir Bong? Sa views ko pa lang, isa na sa kanila dyan. At saka ang daming members din na nandiyan dyan sa mga networks na yan. Naman. Even the officers of that network. I can give the names, pero I will not do it because mabait ako. Yes. Hindi ko rin sila i-recommend na pa-blacklist. Karapatan ho nila yun. Correct. Welcome yan sa atin. Yun ang puso ng mga ano tawag nito, ng mga Kappa members, Sir Bong. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung kayong mga media, no, member man kayo ng Kappa or hindi, eh, mas lalo na yung mga hindi, huwag kayong gagamit at mangbabatikos. Pera lang yan. Bayaran kayo na nag-sponsor sa inyo. Pera lang yan. Pakakain nyo ba yan sa pamilya ninyo? Meron ba kayong makukuha niyan? Hindi kayo mag-edad ng 200 at mamamatay kayo. Lahat naman tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay. But speaking of that patayan na yan, ikaw, hindi ka ba tinakot na patayin ka dahil sa dal mo? Eh, wala naman. Wala naman tayong ano kasi general naman yung atin. Kung hindi na nila naiintindihan yun, eh di, wala, mang-mang sila, di ba? Parang ganun. Eh, tayo naman, matapang tayo. Sabi ko nga, Sir Bong, if you really want to go to my place, you will be able to determine who really I am. I don't have military. I don't have bodyguards. I don't have money to protect myself. No, para matagal pa yung aking buhay. Eh, wala naman akong ginawang masama. No? Ang akin lang dito is pinapaliwanag ko sa mga Pilipino na maging bukas tayo. Kung may mali, i-correct natin. Diba? Kung may tama, huwag natin gawing mali. Ganun lang kasimple yan. Kaya lang, ang prinsipyo ng munting tinig ng ordinaryong Filipino, I will let you misunderstood me so that I can understand you more. Kaya yung palagi kong pinapaano. Yung ano lang, Sir Bong, yung 300,000, I have an offer that 200,000 and 300,000, mga 5 videos siguro. Ano, klaro naman yan eh. At hindi lang man ako ang in-offer, yung ibang mga member ng Kappa community na magreklamo kay Pastor Joel. Eh, nakatawa nga ako doon sa tatlo. Nawa nga ako doon, Sir Bong, yung complainance doon sa tatlo, na yun, yung complainants na yun. Eh, yung lumabas noon, sinagot ko yun. Hinarang ko, during that time, sarado po ang Jack Radio, 90.5. Nung pag-issued ng writ of preliminary injunction na binasura, hinarang ko din ang sarili ko doon. Why I'm telling this? Because I want you to do your part as Filipino people. Okay? Kung mali lang man ang ginawa ni Pastor Joel Serbong, bakit kakalabanin ko ang 94 million against sa Kappa? Eh, ang member ng Kappa is 5 million.